Kaya, ako nang ilan, kaso ko wala pa na siya saturate ng 50 dose per hour at si okay, pagkaba na siya pa siya sa kawayan, sa hindi nila tulog-tulog ng piso. So that's good, okay na siya. Pero kata na ito, pag magulog sa kawayan na wala na siya ever. Tama? Unless exercise mo magulog kita, or even sa iba ng government na or
4 days na masakit. So, nagabasa na yung certificate ninyo na inyong illness, kaya siya magabot minimum 4 days bago mo ito mag-alo. So, if it's self-employed ka mo or working ka mo, pwede ka mo mag-PSP. So, kung nabayad ka mo ng tali, pwede makamay ka mo. Basta ang inyong medical certificate ang indicate na inyong illness more than for 4 days or more na bago mo na tayo. So, kung self-employed ka or voluntary within 5 days from the sickness o home confinement lang sa balay na, within 5 days dapat paka-notify sa opisina. This nga, wala pa ang inyong mga laboratory, isang wala pa medical certificate. Ang pinapakayon sa opisina ng all case, fill up lagay sa application form sa notification na sickness notification form, kag-attach lang ang valid ID, patatakali lang sa office para hindi na late filing. Later on na lang kaya ang mga additional requirement once na kompleto na sa inyo. Okay? Kailangan, grabe ka na. Ang doctor na sa SSS drug check evaluate kung kailangan days din ang nangyatag. Kaya meron isang doctor ninyo kakabal na 5 days na nangyatag sila pero kita ka sa doctor na mo na kaya na siya 10 days na wala kang mapalubi, pwede na na-extend sa doctor na mo sa kusina. Depende sa so, notification. Pero kung employed naman, 5 days from the employee to the employer, then 5 days naman from the employer para sa SSS. Okay? At least 3 months contribution na with ang ilang ngayon para makapagay ito ng sickness benefit. Okay? So, meaning, to mga period ng awards, at least may tatlo mo makapagay na sa sickness benefit. Kapag employed siya, wala na siya sa game na may so, maternity benefit. So, actually, sino familiar sa pagod na nalangin nato sa maternity, which is expanded maternity leave law? Wala pa? Or nakapagin ako sa natawagin ng 105 days? Okay, sino yung pagod sa or yung plano pa mga mag-uso ng asawa nila? So, from 30 na 60 days ka 78 days, sa bago na ito niya, expanded maternity leave law, 105 days na subok ang maternity leave. So meaning, pag cesarean or normal delivery, 105 days or 3 months and 3 months and 15 days ang pwede mag-away sa tama? 3 months and 15 days? 105 days, mag-away na yun sa kalpiyado, sa member, female member. So, paano next? Okay, qualifying conditions, dapat bago siya magkata ng notify sa SSS. Dispensa at wala siya notify basta before makakata ng notify siya. Pero siyempre, hindi naman pag wala ko na harap siya sa hospital, bago wala siya mag-ibag sa office na. Okay? And at least 3 months contribution within the 12-month period. Pero, kung gusto niya nakakulo niya 100% na makuha niya yung population 100% dapat at least may 6. Ang PREA, minimum requirement, pero at least ang 100% contribution natin is at least 6 months contribution prior sa government period prior sa yung bata. So, sa dati natin na law, 4, maximum 4 pregnancies, wala ka naka-isip sa pamilya siya ng bata. Ang ato na naisip rin is kung pila siya mag-usog. So, meaning to say, sa una, 4 pregnancies or miscarriage, dalawang miscarriage, mas talaga. Sa pago na ito na expanded maternity leave law, unlimited na sulong ang papagay sa maternity. Kung kapinsil siya mag-usog, kapinsil mo siya pwede ka, papagay sa maternity. Okay, paususulat sa mga kanilipid mo, kanilipid guys, sa labas na may handling na ice sa halwalo. So sa SSS, may handling naman yung pag-abit sa pag-abit. Okay, isa ka tulog ka sa pag-uso. Okay, pero, kabalo lang ako, kailangan maximum na pag-abit sa pag-abit.
2,400 ang iyan na bayad per month sa SSS. Pakompleto niya ang anong pabayad prior to the month period ng pagkatap niya. 2,496, ilan ang bayad niya? 14,400 ang nagkirala. Pag-apari sa 14,400, ang maagil niya ang earning benefit is 70,000. That's it. 70,000 ibalik sa iya. 14,400 ang mabayaran. Pag-aatap ka, 70,000 ibayad ni SSS sa maternity mo. Imagine? Sabihin ko sa iya, ibayad mo sa SSS, ito naging libre na lang. Oo. Okay. If ang mga nabak na patuloy sa seminar na ako, naging nabayad ko sa SSS, pag ang isang member frequently na nabayad sa Medicaid, ang buwan niya doon nabalik sa iya, nagiging free ang ibayad. Yes, because kung pakilala ka siya ng bata, natin, katatuloy ka bata siya, ang minimum requirement, ang amas requirement, is 120 months mo. So pag nabuo mo na, sa, for every year niya bata ka na, open ba lang ino, ang buwan niya doon, ang minimum 120 months ang ibayad sa SSS. Nabalik na. Sa retirement mo, ina siya, okay lang sa problema. Unlimited na lang siya. So, explain na kung meron na sa contribution kung mag-order ng deputy mas. Pero, ang point nila is wala na siya yung inabuhi. Kung pag-away mo sa mga benefit, wala na ang inabuhi sa mga pag-away sa SSS. As is na siya yung kumain. Kapos sa department, may ito po. Kapwa, contribution, pwede ka na-abis ang disability. Pero siyempre, prior to